Nagbubunga ba ng sagana ang binhinang kabutihan na itinanim ng Diyos sa iyong puso? Papayapang araw ng Miyerkules, kapanalig. Kamusta po kayo? Kamusta ang pagsabuhay mo ng pananampalataya ngayong panahon ng pandemya? Harinawang nagbubunga pa rin ng mabuting asal ang iyong pagdarasal at dumadaloy ang kabutihan ng Diyos sa iyong mapagmahal at pagmalasakit na pakikitungo sa kapwa. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyayang samahan kami sa pag-inilay ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagang, "Mag-ingat sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na parang mga tupa, pero mababagsik na mga lobo naman sa loob. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Makapipitas ba ng ubas sa tinikan o ng igos sa dawagan? Namumunga ng mabuti ang mabuting puno, at namumunga naman ng masama ang masamang puno. Hindi makapamumunga ng masama ang mabuting puno, at ang masamang puno naman ay di makapamumunga ng mabuti. Pinuputol ang anumang puno na hindi namumunga ng mabuting bunga at itinatapon sa apoy, kaya makikilala niyo sila sa kanilang bunga." Magandang araw mga kapanalig! Si Sister Janice po ng Disciples of the Divine Master. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Ito'y kasabihan na tumutukoy sa mga pag-uugali ng mga anak na natututunan nila mula sa kanilang mga magulang. Oo nga naman. Saan pa ba tayo nagsimulang matuto ng asal at pag-iisip kundi sa sarili nating magulang? Maliba na lamang kung di tayo lumaki kasama nila. Sa mabuting balita ngayon, binalaan ni Jesus ang kaniyang mga alagad na mag-ingat sa mga ditotoong propeta. Sa kanilang pagkukunwari, marami silang nalilinlang at naililigaw ng landas. Dahil sa likas nilang kasamaan, imposibleng magbunga ng kabutihan ang kanilang mga turo't gawain. Naaayon din ito sa sitwasyon natin bilang mga tao. Pamilyar tayo sa ekspresyon na, "Manang-mana ka nga sa tatay mo." Kapag may nakita tayong ugali o katangian ng isang anak na katulad ng kaniyang ama. Pwedeng maganda, pwede din namang masamang pag-uugali. Pero diretsahan ding sinabi ni Jesus na kung ang puno ay di nakakapamunga ng mabuti, dapat itong putulin at itapon sa apoy. Mga kapanalig, kailangan nating tingnan ng mabuti at pagnilayan ang katotohanan ito. Kumusta ba tayo bilang mga punong itinanim ng ating banal na tagapagtanim, ang ating Diyos Ama? Kumusta naman ang ating mga bunga? Mabubuti ba? Upang magsikap tayong maging mabubuting puno at magbunga din ng mabubuting bunga, balikan natin muli ang ating simula. Saan at kanino ba tayo nagmula? Diba sa ating Diyos Ama na siyang lumikha sa atin bilang kawangis at katulad niya? Kung itinuturi natin siyang Ama, diba dapat nagmana tayo sa kanya? Siya ang ating punong pinagmulan, kaya nararapat lang na bumalik tayo sa totoo nating pagkakakilanlan. Siya'y likas na mabuti, kaya likas din tayong mabuti at may kakayahan na magbunga rin ng mabuti. Sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa, obvious ba na anak tayo ng ating totoong amang lumikha? Sana, sa pananatili nating tapat sa pagsasabuhay ng kabutihan, makita ng iba ang katunayan na tayo nga ay manang-mana sa ating maamang nasa langit. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon.
maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH at sa inyo pong lahat na nagme-message sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa mga hamon ng buhay na ating pinagdadaanan ngayong panahon ng pandemya. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang paghugutan natin ng pag-asa. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.